Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang kumakain daw sa oras ngayon ng nakilala naming plant hobbyist sa Negros Occidental ang kanyang mga halaman na kumakain ng mga insekto at maliliit na hayop. Anong klaseng halaman kaya ito? Kapag pinasok mong plant nursery na ito sa Murcia, Negros Occidental, mistulang ka raw nasa ibang mundo. Ang mga halaman kasing tumutubo rito, akalain mong sa TV o pelikula mo lang makikita. Gaya ng isang ito na hugis pitsel. Habang ang halaman namang ito, parang bibig na may matutulis ng ipin. At hindi lang daw ang kanilang itsura kakaiba, pati na ang kanilang diet. Opo, kumakain po sila. At ang kanilang cravings, mga insekto at maliliit na hayop, ang tawag sa kanila mga carnivorous plant na mabusisig inaalagaan ni Rafael. Nagsimula po ako 2021. Gusto ko mag-start ng something nagkakaiba. Kita ko yung carnivorous plant. Ang isa raw sa mga unang inalagaan ni Rafael, mga Venus flytrap. Active siya na kumakain ng mga insekto pag pumasok siya sa mga trap. Hanggang di na niya namalayan na ang kanyang exotic collection lumago na. Meron po akong ibang-ibang uri ng carnivorous plants. Meron pitcher plants, sarracenia, pingicula. Siguro mga more than 200 to 300 plants. At first, na-intimidate ako kasi nakikita ko lang sa mga movies. Pero when you see it na, tapos inalagaan nyo na siya, not that hard pala. Pero hindi ba delikadong mag-alaga ng mga carnivorous plant? Kuya Kim, bakit kumakain ng insekto at maliliit na hayop ang mga carnivorous plant? Kuya Kim, ano ba? Ang mga halaman ay kailangan ng tubig, araw, at ang mga nutrients na nakukuha nila mula sa lupa. Ang mga carnivorous plants ay nakatira sa mga lupang hindi masyadong magaganda, kaya kulang sila ng nutrients na nakukuha rito. Itong dahilan bakit kailangan silang kumain ng mga maliliit na insekto at maliliit na hayop upang sila mabuhay. May iba't ibang carnivorous plants at iba't ibang paraan ng kanilang pagkain ng prey. Itong isang ito, ang Venus flytrap, may mga dahang maliliit sa paligid nito na kanyang feelers at nararamdaman pag malapit na ito. Pag saram ito at natrap ang prey, naglalabas ito ng mga digestive enzymes kung saan nilulusaw ang prey at kanyang nakakain. At eto naman ang pitcher plant. Kaya tinawag na pitcher plant, meron siyang pitchel na naglalaman ng malagkit na likido. Pagpasok ng insekto rito, matatrap siya sa likido at malulusaw at itong idadigest at kakainin ng halaman ito. Pero delikado nga ba mag-alaga ng mga carnivorous plant? Para kay Rafael. Di naman sila delikado. Kasi yung kinakain naman lang nila ay insekto. At yung pinakang malaki nilang kinakain ay yung daga. Tiyak naman manlalaki ang mga matamin nyo sa carnivorous plant na ito. Ito raw kasi ang pinakamalaki. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ipinangalan sa sikat na naturalist na si Sir David Attenborough ang Nepenthes attenboroughi o Attenborough's pitcher plant. Maaari itong mabot ng 1.5 meters habang ang diameter ng pitchel nito ay nasa 30 centimeters. Kaya naman ito ang pinakamalaking carnivorous plant sa buong mundo. At alam niyo ba ang unang namataan sa summit ng Mount Victoria sa Palawan? Patunay lang kung gaano kayaman ang biodiversity sa ating bansa. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.